Mga kapatid, may magandang umaga. At sa lahat ng ating makapatira na nakikinig sa atin online. Sa umagang ito, pangungunahan tayo ni Pastor Jason sa pag-aaral sa aklat ng Marcos, Kabanata 9. Ang pangalawang bahagi ng ikawalong kabanata ay may importanteng punto na nandun at tinanong ni Jesus sa mga disipulo kung sino ang pagkakilala niyo sa akin. At si Pedro, sinabi niya na ikaw ay ang Kristo. Ito ay ang pagpahayag na mula sa langit. At pagpasok natin dito sa ika-siyam na kabanata at ang pamagat na ay tayo ay naniniwala sa anak, sa pinakamamahal na anak ng Diyos. Hindi lamang nakilala natin si Jesus na anak ng Diyos, siya lamang at siya ang tanging pinagkakatiwalaan natin. Si Jesus ay anak ng Diyos at maraming mga tao ang nakaintindi, nakaalam nito. Ngunit, naintindihan ba talaga natin at siya lamang ba ang ating pinagkakatiwalaan? Magsimula tayo sa unang talata, talutod isa hanggang 13. Makinig tayo sa pinakamamahal na anak ng Diyos na nabuhay mula sa kamatay. So, makinig sa pinakamamahal na anak ng Diyos na nabuhay mula sa kamatayan. Dito sa unang talutod, sinabi ni Jesus sa kanila, tandaan ninyo, may ilan sa inyo rito na hindi mamamatay hanggat hindi nila makikita ang makapangyarihang paghahari ng Diyos. So bago sila makatikim or mamatay, na makikita, siguradong makikita natin ang kaharian ng Diyos sa kanyang kapangyarihan. Ang kaharian ng Diyos ay darating ito ng may kapangyarihan. Ito sa Kabanata 9. Makikita natin ang pagbabagong anyo, ang transfiguration, at si Jesus ay nabago ang kanyang anyo. Ito ay kung paano dumating ang kaharian ng Diyos ng kapangyarihan na makapangyarihan. So sa aklat ng mga gawa na mababasa natin na sa kapanahunan ng Pentecostes, ang banal na espiritu ay dumating sa pamamagitan ng malaking kapangyarihan. So kahit na naharap sila sa mga pag-uusig, sa gobyerno, ngunit ang kaharian ng Diyos ay dumating ng may kapangyarihan. At sa huling panahon, makita natin na ang kaharian ng mundong ito ay mapasailalim sa paghahari ng ating Kristo. At dito sa panahon ng transfiguration, sa pagbabagong anyo, si Pedro at si Juan, nakita nila na si Jesus ay kasama ni Moses at ni Elias. Sa simula, hindi ko pa naintindihan kung ano ang ibig sabihin nito. Sa makatuwid, ang mga disipulo ni Jesus ay hindi pa nila nakikita si Elias at si Moses. Ngunit paano nila napagtanto? Paano nila nalaman na ito ay si Elias at ito ay si Moses? Ngayon ay naintindihan ko na, masigit ko naintindihan na kita nila si Moses at Elias sa pamagitan ng kanilang espiritu at nalaman nila kung sino sila. Ngunit hindi mo pa nakita si Moses at Elias, ngunit sa espiritu alam mo na. Ang mga disipulo, nakita nila si Elias at si Moses. Ito ay para mag-represent sa lumang tipan. Si Moses ay nagre-represent sa kautusan at si Elias ay nagre-represent sa mga propeta. At
merong mga espesyal sa kanilang dalawa. Si Moses ay namatay, ngunit walang sino man nakakita kung paano ang kanyang kamatayan, ngunit siya ay namatay. Ngunit nung sa panahon na ito ay parang siya ay nabuhay muli. At si Elias, ito siya ay nagre-represent ng matagumpay na mananampalataya. Na nung na siya ay dinala, na dinala sa langit, papuntang langit. At si Jesus, kung siya ay magbabalik muli, ang lahat ay kukunin ni Jesus. At dito na nasaksihan ng mga disipulo na sila ay nakikipag-usap kay Jesus. At dito sa talutod lima, sinabi ni Pedro kay Jesus, "Guru, napakabuti na nandito kami." Sabi niya, "Guru, mabuti po na nandito kami." Hindi niya tinawag si Jesus na Kristo. Ang pagkatawag niya dito kay Jesus ay Rabbi, ibig sabihin Guru. So dito sa Kabanata 8, sinabi ni Pedro na tinawag niya si Kristo, si Jesus na Kristo. Ngunit dito sa Kabanata 9, tinawag niya si Jesus na Guru. Ngunit si Jesus ay ang guro sa pinaka maraming guro. At sinabi ni Pedro, mabuti na nandito tayo, si Moses at si Elias. So siya ay nagsalita, nagagawa siya ng tatlong kubol. Isa para sa inyo, isa para kay Moses, isa para kay Elias. At nung nilamlam sila ng makapal na ulap, at mula rito may isang tinig na nagsasabi, ito ang pinakamamahal kong anak, pakinggan ninyo siya. At dito napaka-espesyal na larawan ang makikita natin. Ang Diyos Ama ay nagsalita. At hindi malimit magsalita ang Diyos Ama. Nung si Jesus ay nabautismuhan, ang Diyos Ama ay nagsalita. Nung si Jesus ay nasa cross, nagsalita ang Diyos Ama. At dito mababasa natin na nagsalita ang Diyos na Ama, at napaka-espesyal ng mga bagay na ito, dahil ang Diyos Ama ay kanyang itinalaga na si Pedro at si Juan ay dapat makinig kay Jesus. Na hindi katulad nung sa Lumang Tipan, na ang mga tao ay hinangaan nila si Moses at si Elias. Ngunit si Jesus ay mas higit pa, siya ang pinakamamahal na anak ng Diyos. At dapat silang makinig kay Jesus lamang. At dito parang si Pedro ay minaliit niya si Jesus. At sinabi niya na gagawa siya ng kubol sa bawat isa sa kanila. Si Pedro ang pinakamatanda sa lahat ng apostol. So hindi niya inilagay si Jesus sa pinakamataas na pagkilanlan. Kaya nga dito nakialam ang Diyos Ama. Kaya nga dapat tayong makinig lamang sa Diyos, sa pinakamamahal na anak ng Diyos na si Jesus. Dahil sa maraming mga kasulatan dito, ngunit tayo ay magbigay lang ng ating focus sa mga importanteng mga talata. So atin lamang bibigkasin o tatalakayin ang mga kasulatan na nakaugnay sa ating pamagat. Dapat tayong manampalataya kay Jesus na anak ng Diyos, at sa Kanya lang tayo makinig, at Siya lamang ang tanging nating pagkatiwalaan. At pinagkakatiwala natin sa Kanya ang ating mga puso. So ang pangalawang talata, talutod 14-22. Manalig kay Jesus at tanggapin ang otoridad na pagalingin ang mga
may karamdaman at itaboy ang masamang espiritu. Nung sila'y bumaba, nung sila'y makababa, nakita nila na makaparaming, napakaraming tao. At sila'y nakikipagtalo sa kanila at tinanong ni Jesus, ano ang inyong pinagtatalunan? At ang isa ay sumagot, Guru, dinala ko ang aking anak sa iyong mga disipulo dahil siya ay sinapian ng masamang espiritu at hindi makapagsalita. Dito tinawag siya ng tao na Guru. Nung tinawag ni Pedro si Jesus na Guru, ang bawat isa sa kanila ay sumunod at tinawag din si Jesus na Guru. Ang pagkakatawag na ito ay napaka-importante. Alam ninyo na ang taong ito, na ang anak niya ay sinapian ng masamang espiritu at hindi makapagsalita. Ngunit ang pagtrato niya kay Jesus dito ay parang isang guro. At sinabi niya na ang aking anak ay nahihirapan at hinanap namin ang iyong mga disipulo, ngunit ang iyong mga disipulo ay hindi nila kayang gawin. So ano ang dapat niyang gawin? Ano ang nangyari? Alam ko na sa 611 meron tayong parehas na cases. At minsan pumunta tayo sa ibang mga simbahan at sinasabi natin na ako ay mula sa 611. At iisipin ng mga tao na meron kang prophetic na kapangyarihan. No, ganun din sa akin. Sa Hong Kong, hindi ako nagbibigay ng propesya sa mga tao. Ngunit pag ako'y nagministeryo at lumabas at iniisip ng tao na kaya kong gawin at oo, nakakaya kong mabigay ng mga propesya. At bilang mga disipulo ni Jesus, dapat kaya nating magpagaling ng mga may sakit at magpalayas ng mga demonyo. Ginawa ito ni Jesus at nais niyang gawin natin din ito. At ibinigay niya din sa atin, ibinahagi niya ang kanyang otoridad sa kanyang mga disipulo at tayo rin ay nakatanggap. At sa nakaraang kabanata, nabasa natin na pinadala sila ni Jesus ng tigdadalawa at nagawa nila, naranasan nila at nalaman ng lahat. Kaya nga, ang ama ng batang ito ay pumunta kay Jesus at nakita niya na, at sinabi niya na nakita ko, narinig ko na pinapalayas mo ang mga demonyo at pinagaling mo ang mga may sakit at iniisip ko na kaya mo akong tulungan, kaya nga dinala ng taong ito ang kanyang anak sa mga disipulo ni Jesus at doon niya na pagtanto na hindi kayang gawin ng mga disipulo kaya sila'y nagtalo-talo. At itinanong sila ni Jesus kung ano ang iyong pinagtatalunan. At sinabi sa kanila ng ama ng batang dinala kung ano ang mga nangyari. At sinabi ni Jesus, lahing mga walang pananampalataya, hanggang kailan pa ba ako mananatiling kasama ninyo? Hanggang kailan ko kayo pagtitisan? Dali nyo rito ang bata. Talutod 19. So, ito ang lahing walang pananampalataya, ito ay patungkol sa tanan ng mga tao. Dahil tinato nila si Jesus na isang guru lamang at hindi siya ang Kristo. At ang mga disipulo, hindi rin nila kayang palayasin ang demonyo at ginawa ito ni Jesus.
sa sekreto lamang nagtanong ang mga disipulo, bakit hindi natin kayang palayasin ang mga demonyo? At si Jesus ay nakipag-usap sa taong ito sa talutod 22. Sinabi niya, meron po ba kayong magagawa? May kapangyarihan po ba kayo para tulungan? May kapangyarihan po ba kayo para tulungan ang aking anak? Ikaw bilang guro, kung meron kang lakas, meron kang kapangyarihan, pwede ka bang maawa sa akin? At tumugon si Jesus sa talutod 23, may magagawa ako, tanong ni Jesus, mangyayari ang lahat sa sino mang may pananampalataya. So sa original na text, sinabi ni Jesus na kung magagawa mo, ang lahat ay mangyayari sa taong nanampalataya. Bakit mo tinatanong na makakaya ko ba? Ang lahat ng mananampalataya ay makakaya nila. At dito, agad na sumagot ang ama ng bata, naniniwala ako, tulungan mo po ninyo akong madagdagan pa ang aking pananampalataya o malampasan. Sa original na text, sinasabi na wala akong sapat na pananampalataya. Sinasabi dito sa original text, naniniwala ako, nais kong maniwala, ngunit tulungan mo ako, Panginoon, upang madagdagan ang aking aking pananampalataya. Upang malampasan at mapagtanggumpayan ang aking walang pananampalataya. Sinasabi niya na ito na ako'y naniniwala, ngunit hindi sapat ang aking pananampalataya. At dito tinulungan siya ni Jesus na palayasin ang demonyong ito. At nagtanong ang mga disipulo na bakit nakaya ni Jesus, ngunit hindi natin kaya. Paano na noong nakaraan kaya nating magpalayas ng demonyo, ngunit bakit ngayon hindi? Hindi ba binigyan tayo ng otoridad? O maaaring kinuha ulit ang kapangyarihan sa atin dahil sa hindi na natin kayang palayasin ngayon? Dito sa talutod 29, sumagot si Jesus, mapapalayas lamang ang ganitong uri ng espiritu sa pamamagitan ng panalangin. So dito sa aklat ng Matthew, kabanata 27, na ipaliwanag doon, sinabi doon na dahil sa napakaliit ng inyong pananampalataya, kung meron kang pananampalataya katulad ng buto ng mustasa, sasabihin mo sa bundok na ito, ngayhagis niya o aalis. Ang mga disipulo, alam nila na meron silang otoridad, ngunit wala silang sapat na pananampalataya. At sinabi ni Jesus dito, sa ganitong espiritu, ang ganitong masamang espiritu, kung hindi kayo nananalangin at hindi kayo nag-aayuno, hindi nyo kayang palayasin. So kailangan meron tayong pananampalataya. Kung magpalayas tayo ng demonyo, hindi katulad ng parang tumatawag tayo ng mga ritual. So sinasabi natin sa pangalan ni Jesus, inuutos ko nga ang espiritong ito ay umalis. So kung gagawin lamang natin ito na walang pananampalataya, ito'y walang kabuluhan. Ang pinaka punto nito ay hindi sabihin ng malakas, pwede mo sabihin ng mahina. Ay ang sino mang taong may kapangyarihan
pwede lang niyang sabihin ng mahinahon at pwede niyang sabihin na inuutusan kitang lumayas, lumabas. No, at kailangan mo mananampalataya sa pamamagitan ng Espiritu, ang demonyo ito ay mapapalayas. At kailangan mo manampalataya na ibinigay na ni Jesus sa iyo ang kapangyarihan at otoridad. Kailangan mo manampalataya. Mahirap para sa akin na i-express. So ito ang aking pagkakaunawa dito. So hindi ako pupunta kung saan-saan at sa buong araw ay sasabihin ko na gusto kong magpalayas ng demonyo. At ayaw kong sabihin lagi na merong na gusto kong magpalayas ng demonyo na nasa sayo. O hayaan mo ako na ipakita ang aking spiritual na kapangyarihan sa pamamagitan ng pagpalayas ng demonyo. Hindi ko gawin. Ngunit kung meron ganitong mga sitwasyon, meron akong sapat na pananampalataya. So, kapag sinabi natin na tayo nagpapalayas ng demonyo, marami tayong mga rason. O nais mo nating ipakita na tayo ay may kapangyarihan at meron tayong lakas. So, marami mga motibo kung bakit natin ginagawa ito. At sa mga masasamang espiritu, sila ay iba't ibang mga level din. O sasabihin natin na tayo ay banal, ngunit hindi natin masasabi na tayo ay walang mga kapintasan. Ngunit para sa akin, hindi ako laging umalabas upang magpalayas ng demonyo. Ngunit kung may pagkakataon, meron akong sapat na pananampalataya at nanampalataya ako na kaya kong gawin iyon. At kapag nakasalubong ko or nangyari sa akin, alam ko na tutulungan ako ni Jesus. At kung meron pangailangan na kailangan natin magpalayas ng demonyo, ginagawa natin ito sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya kailangan nating tanggapin ang kapangyarihan at otoridad na ito. Huwag nating isipin sa ating na binigyan ni Jesus ng otoridad si Pastor Joshua at ako isang leader ng 611 at kailangan kong gawin ito. Huwag tayong mag-isip ng ganyan. Or isipin natin na tayo ay na-ordain ni Pastor Joshua at theologically na pwede akong mapalayas ng demonyo dahil sa ang otoridad at kapangyarihan na ito ay nanggaling direkta kay Jesus. So, kung saan man na lugar, kung merong pangangailangan, bibigyan ako ni Jesus ng ganitong kapangyarihan, ganito ang dapat na pananampalataya natin. So, dito sa talutod, sa susunod na talutod, talutod 13, so dapat mananampalataya tayo kay Jesus, maniwala tayo na siya ang anak ng Diyos. At tayo naniniwala na siya ay na nabuhay mula sa kamatayan at binigyan niya tayo ng otoridad at kapangyarihan upang magpagaling ng mga may sakit at magpalayas ng demonyo. So kailangan nating manalig kay Jesus at magkaroon ng kapayapaan sa isa't isa. So si Jesus ay namatay at dahil sa nais niyang ibalik tayo sa relasyon sa Diyos Ama. Dahil mataas ang pananaw ni Jesus patungkol sa ating relasyon. So binigyan niya tayo ng kapangyarihan upang magpagaling ng mga may sakit at magpalayas ng demonyo. Ngunit binigyan niya rin tayo ng kakayahang magkaroon ng kapayapaan sa isa't isa. Dahil dito ang mga disipulo ay nakikipagtalo kung sino sa kanya ang pinakamalakas.
bakit sila nagtatanong kung sino ang sa kanila ang pinakamalakas, ang pinakapinuno, dahil alam nila na si Jesus ay mamamatay na. So iniisip nila sino ang magpapalit, sino ang magiging pinakapuno nila. Alam nila na si Jesus ay alis, kaya dito sila ay nagtatalo kung sino ang mangunguna sa kanila. Hindi sila nanampalataya na si Jesus ay mabubuhay muli. Dahil kung totoo na sila ay naniniwala na si Jesus ay muling mabubuhay, hindi sila magtatalo kung sino ang mamumuno, dahil sa alam nila na si Jesus ay mabubuhay muli sa kamatayan. Naintindihan nila na si Jesus ay ang Kristo. Naintindihan nila na si Jesus ay ang anak ng Diyos. Alam nila na si Jesus ay mabubuhay muli. Ngunit sa totoo, hindi sila naniniwala. Kaya nga sila nagtatalo kung sino sa kanila ang higit. So dito itinuro ni Jesus ang pangalawang problema. So ang mga disipulo, sila ay merong kompetensyon sa isa't isa. Sila ay nakikipagtalo sa isa't isa, kaya hindi maganda ang kanilang ugnayan. Kaya nga dito nagpakita si Jesus, nangaral siya ng isang halimbawa. Sinabi ni Jesus sa Kalutot 35, naupo si Jesus, ang sino mang nagnanais maging una ay dapat maging huli sa lahat at maging lingkod ng lahat. So dito sasabi na si Jesus ay magaling. Kung ako ito, maring pagagalitan ko na sila at sasabihin, bakit hindi kayo naniniwala na kaya kong mabuhay mula sa kamatayan? Na para bang kayo ay nagtatalo kung sino ang magtatanggap ng mana bago pa ako mamatay? O sino ang magiging in charge ng mga lungsod na ito o ng Jerusalem? So maring maging ganun ang kaisipan. Ngunit si Jesus ay hindi niya sinaway ang mga disipulo. Ang inyong motibo hindi niya pinagalitan ang mga disipulo. Sinabi niya maganda na kayo ay masigit, ngunit sinasabi ko sa inyo na kung sino ang dapat na maging higit ay dapat maglingkod, maging huli sa lahat at maging lingkod ng lahat. So ito ang unang napaka-importanting punto. At dito mula sa Talutod 38, may taong nagpalayas sa mga demonyo. Sinabi ni Juan na pinigilan nila ang mga taong, pinagbawalan nila dahil alam nila na hindi nila kasamahan ito. Kaya ang mga disipulo, hindi nila talaga naintindihan sa kanilang mga puso. So sa ibang kabanata sa Biblia, sinabi doon na ang mga disipulo, sinasabi nila pag tinanggihan tayo ng mga tao, tatawag tayo ng apoy upang sila'y masusunog. At dito, tinuruan sila ni Jesus at binigyan sila ng klarong konsepto. Sinabi ni Jesus, kapag tayo ay naglingkod sa Diyos at naglingkod sa tao, dapat tayo ay isa. At kung may mga taong nagpapalayas ng demonyo sa pangalan ng Diyos, ito ay mas maigi. Sa makatuwid, may mga taong darating at sasaway sa atin, mangutya sa atin. So kung ang ibang tao, kung may ibang taong nangangaral ng ebanghelyo ay dahil sa sila'y nakikipagpaligsahan,
So ngunit kung ang ebanghelyo ay mapalaganap sa buong mundo, ito ay maganda. Halimbawa, sa isang simbahan, merong isang regulation kung paan patungkol kay Kristo. At kung paano nila pagpalayas ng demonyo sa pangalan ni Jesus, ay ito ay mabuti rin. Sa ating mga ministeryo, dapat may pagkakaisa tayo. Huwag nating isipin na tayo ay masigit sa iba at nais nating sila'y sumunod sa atin. Ito ay magiging katisura ng iba. Dito sa talutod, 42, mabuti pa sa isang tao na siya'y bitinan sa liig ng isang napakalaking gilingan ng bato at itapon sa dagat kaysa magiging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliit na ito na mananalig sa akin. So, noon, sa nakaraan, hindi ko alam kung anong ibig sabihin nito na magiging katisura ng mga mahihina. So kung ikaw ay magiging katisuran ng mga mahihina, sila ay magkakasala dahil sa halimbawa kung ang iyong mga pagtuturo ay mali, so magiging katisuran or ang iyong buhay ay hindi tama. At sasabihin ng mga tao, bakit ganito ang isang pastor? Hindi na ako naniniwala kay Jesus. So magiging katisuran tayo ng tao. Sila ay matitiso dahil sa atin. Dito sinasabi sa talutod 42, mabuti pang bitinan sa liig ang isang malaking gilingan ng bato at itapon sa dagat. Kung ganito ang kung tayo ay magiging katisuran ng mga tao, kung ang kamay mo ay magiging sani ng iyong pagkakasala, putulin mo ito. Mas mabuti pa ang magkaroon ng buhay na putol sa isang kamay kaysa may dalawang kamay na mapunta ka sa impyerno. So anong nais na iparating ni Jesus sa kanyang mga disipulo? Kailangan mahalin natin ang isa't isa at merong magandang ugnayan, kapayapaan sa isa't isa. So kung may pangangailangan, ang sino man ay i-welcome natin at itaas natin siya sa pangalan ni Jesus, at kailangan merong magandang ugnayan sa isa't isa at ang kapayapaan ay nandoon sa isa't isa. At dito sa talutod 50, oo, meron tayong asin, alat. So sa ating reliyon, sa ating buhay, magkaroon tayo ng kapayapaan at maganda ugnayan sa isa. Una, magkaroon tayo ng pananampalataya sa Diyos upang maglingkod sa tao, maglingkod sa mga nangangailangan, upang magpagaling sa mga may sakit at magpalayas ng demonyo. Kung tayo talaga ay naniniwala kay Jesus, dapat na magmahalan, mahalin natin ang isa't isa at magkaroon ng magandang ugnayan. Pwede tayong kumain ng sabay-sabay sa kung bawat isa. Huwag tayong magkaroon ng di pagkakaunawaan sa mga tao. Kapag ginawa natin ito, alam natin na mahal natin ang Diyos. Tulungan nawa tayo ng Panginoon. At dito tayo nagtatapos sa ating pag-aaral sa salita ng Diyos. Maraming salamat po sa ating pagkikinig.